Good day guys, today i-review ko itong Fortuner LTD 4x2 model. Marami kasi ang nag-request sa akin to share my opinion about this all-new Fortuner. Kaya hindi ko siya kino-consider before is because of the lack of features na standard sa mga PPV model. Ang feeling ko kasi yung price niya dati is overpriced sa features that you get. Pero itong 2022 model ay marami siyang features na dinagdag at saka marami ding in-improve. Kaya tara, tingnan natin. If you look at the front fascia, for me, parang very aggressive siya at saka very sporty. Very imposing and prominent yung harap niya pag nakita mo sa daan. At the same time, hindi mo na kailangan mag-dichrome kasi naka-black na siya. When it comes to headlight, split type LED na siya, which is different from the Q and V model na bi-beam. Ang fog lamps niya is LED na rin, which is at par with its competitors. Very aggressive at sporty at the same time yung exterior niya. Ang hindi ko lang gusto dito is mahaba yung yung overhang niya sa front. Makita mo parang nakanguso siya, which is different from ibang mga PPV models na maikli lang yung harapan tapos mahaba yung sa likod. So parang awkward yung design para sa akin. Pagdating naman sa side profile, ito maganda ang design para sa akin. So, kitang-kita mo yung floating roof design niya. Tapos, since this is an LTD model, naka-black na rin yung roof niya, which is a really nice treatment. Moving on naman sa rear, very subtle lang yung difference niya from the previous model. Meron lang siyang konting indentions. Overall, very attractive yung rear niya. So, ito naman yung stepboard niya. Medyo bland yung design kasi plain black siya. Yung iba kasing competitor niya, merong mga accent niya na silver. Tapos, yung rear niya, yung wheels niya, size 18. Tataka ko bakit hindi dinala ng Toyota yung size 20, katulad ng Legender sa Thailand. And then, you have here yung side mirror with repeaters. And then, yung may camera for the 360 camera, and then you have also the silver roof rail which complements the black roof. Ito naman yung camera niya for lane departure warning, which is very helpful. Now let's go into the interior. I think dito panalo si Toyota kasi yung fit and finish niya high quality talaga. From the dashboard to the leather steering wheel, high quality siya. Of course, hindi rin may iwasan yung mga plastic components, which is common sa mga PPV, pero high quality siya. Itong isa sa magandang feature ng Fortuner, 8-way adjustment yung passenger seat niya. Tapos yung kanyang head unit, 8 inches na din. And then, dual zone climate control na din, which is an improvement dun sa single zone dati. Ang maganda pa dito, ang steering wheel niya, tilt and telescopic. So, hindi ka mahihirapan na makuha yung best driving position nyo. Kasi even yung seats niya is 8-way adjustable. So, maganda talaga siya. And also, you have a 9-speaker JBL sound system with a subwoofer installed dun sa rear tailgate. Tapos meron kang paddle shifter and then yung mga control sa instrument cluster at saka dito sa infotainment system nandito din. Push start-stop button na rin siya, which is common in PPVs, and it also has an auto-dimming rear view mirror, which is very useful when you're driving at night.
And even dito sa dashboard, meron siyang ambient lighting which creates a sophisticated look dito sa interior. As usual, meron siyang storage dito sa center console. And ang maganda rito, meron siyang ventilated seats. Ito yung switches niya. So this is the only one na meron sa PPB segment. Ito naman yung controls niya para sa climate control. So very high quality din yung ginamit na knobs niya. And then meron din siyang wireless charger. Yung 8-inch infotainment system niya is Apple CarPlay and Android Auto ready. Pero hindi siya wireless katulad na sa Terra. Tapos ito yung switch niya sa cruise control. Very old school yung itsura. Normally nasa steering wheel, di ba? Then meron siyang upper and lower compartment. Meron siyang cooler sa loob so you can put your drinks here. And then dito naman sa baba, yung mga documents mo, manual, pwede dito. Then ito yung itsura ng kanyang wireless charging area. And then you have two cup holders na may cover. So yeah, you can have your drinks here. Pag hindi ginamit, you can cover it. So it's seamless. Dito naman sa baba, makikita mo yung mga buttons for rear tailgate, parking sensor, at saka yung sa 360 degree camera. Napansin ko lang dito na manual pa yung handbrake niya. So, hindi siya automatic. So, wala siyang auto-hold feature unlike yung sa Montero at saka sa MUX. Pero, meron naman siyang buttons for Eco Mode and Sports Mode which you can use to adjust to your driving habit. Tapos yung kanyang shifter, parang gated, parang old design na yan. Normally kasi, di ba? Parang hinahatak mo lang ng diretso. Tapos, as I said, manual pa rin yung kanyang handbrake. Pero may advantage din naman yan, parang mas madali siyang i-maintain, di ba? Going up top, you'll notice na LEDs na yung kanyang cabin lights, no? And then, meron ditong sunglass holder. So, unlike yung iba na bulb type, ito LEDs na, no? Which is a nice feature kasi white na siya. So, hindi ka na magpapalit, maliwanag na siya. I think yung naka-LED lang din na ganito, yung Nissan Terra. If you look at the headliner, it's black in color, which I think is nice because it complements well with the accent of the red on the siding at saka dun sa doors. So, it gives you a premium feeling. Speaking of sidings, it's accented by the red leather and the red stitches, and the switches are automatic sa mga windows niya. And then you have the 8-way adjustment for the driver's seat, kaya lang wala lang siyang lumbar support. Same story with the rear door panel, meron siyang red accent with ambient lighting. And dito naman sa second row seat, meron siyang ample thigh support which is nice for long drive. At dito naman sa ceiling, nandoon yung aircon vents which air blows directly to your face, no? Dito naman sa likod sa gitna, meron siyang dalawang USB ports and a compartment na you can use na to store gadgets, for example, like a cell phone. Then you can adjust the rear seat to have more leg space. But one thing I noticed, yung feeling ko parang masikip kasi sa loob kasi mababa yung ceiling because yung location ng kanyang aircon vent, parang bumaba yung ceiling tapos black pa yung color. So it gives you a feeling na parang siyang masikip. Pagdating naman sa third row seat, ganun pa rin yung folding mechanism niya. Hindi siya binago since 2007, no? Ito yung hindi ko gusto, no? Parang nakakatakaw siya ng space. So, hindi siya maganda for me. And then, wala siyang areas dito sa likod na parang takip ba na lagayan ng mga gamit mo. Parang wala kang paglalagyan ng gamit na nakakalat. So, sana binago ng Toyota ito.
Okay, let's try natin yung rear seats to see if it's comfortable dito sa third row seat. So, nai-adjust yan. So, para pumasok ka, itatumble mo itong second row. No? Tara, tingnan natin. Ha? Dito sa third row seat, comfortable naman. Kahit nakalapat sa flooring yung seat niya, medyo nakaangat siya, like nung sa Terra, na talagang mababa. Kasi medyo mababa naman yung floor nung sa may paa mo. So, medyo comfortable rin siya, no? Now, ang kulang dito yung parang armrest dito sa left side, no? So, dito para wala siyang armrest. So, wala kang rest area ng arm mo. Ang maganda naman dito, pwede mo siyang i-recline. So, yung headrest, pag naiangat mo, na-recline mo. So, medyo comfortable na. Let's check na engine. Pag binuksan mo yung hood, makikita mo yung hood damper na ganito. Yan, meron na siya. Which is very useful kasi mabigat yung hood, di ba? So, okay yan. And then, yung engine niya ngayon is yung power rating iniakyat nila. Ngayon, nasa 2.8 liter engine ito. But the horsepower, it was up to 202 horsepower and 500 newton meters of torque. Which is already nasa higher range na nung mga PPVs like yung sa Ford Everest Trailblazer, nasa 200 horsepower level na sila. While the displacement is still at 2.8, they increase the power rating, no? Which is normal today. Kasi ang trend today now is to increase the horsepower rating without increasing the size of the engine. Kaya makikita mo, even ngayon, yung mga crossovers na tsaka maliliit ang makina, 1.5 liters na, pero ang tataas ng horsepower rating, di ba? Now, let's summarize, no? If you're choosing Fortuner, tatlo ang nakikita kong best feature nito. One, yung JBL sound system. Second, yung kanyang wireless charging. At saka yung kanyang seats na cool seats, na yung perforated niya, meron siyang cooling effect. That is really a nice feature. Of course, ang best feature nito ay yung kanyang good resale value, saka yung parts availability. That's number one when you choose Toyota. In terms of safety system, dito nag-add ang Toyota. Very substantial yung kanyang addition. For example, yung kanyang Toyota Safety Sense na tinatawag. Nandiyon yung pre-collision system, lane departure alert, adaptive cruise control, blind spot monitoring, rear cross traffic alert. Aside from the SRS airbags, meron siyang anti-lock brake system, vehicle stability control, start assist control, at saka yung downhill assist control. So with the added new features, I would say na justified na yung price level niya. Unlike before, even a backup camera, wala siya. Pero ngayon, meron na siyang 360 degrees camera. And knowing Toyota, it's known for its reliability, di ba? So, very good if you choose this vehicle. On the negative sides naman niya, of course, yung not the best ride, Marami yung nagsasabi na matagtag yung ride ng Fortuner, which is true. But over the years, nag-improve naman yung kanyang riding comfort, no? Pero hindi pa rin siya the best in its class. I think ang leading dyan sa ride comfort yung Nissan Terra saka yung Ford Everest. At the same time, yung third row seat niya, yun ang hindi ko talaga gusto. Parang it's so old style, no? And then yung medyo cramp yung interior. And then yung dashboard niya, parang it's too busy for me. Mataas yung location. So parang nagmumukha siyang masikip. Kasi high position din yung dashboard. So yung visibility mo parang affected. And then hindi rin siya naka-automatic handbrake, which is uso na ngayon. So wala rin siyang auto-hold feature. By the way, Toyota controls 46% of the Philippine automotive market, no? Talagang sila yung market leader. And I would say they're very successful. Imagine they're selling their products at a higher price. And still, they are the market leader, no? Ngayon talaga, very competitive itong PPV segment. Dati kasi may mga nakakaangat sa features. Pero sa ngayon, almost the same na sila lahat, eh. Pare-pareho na rin yung mga features. Yung iba, meron yung special feature. Yung iba naman, wala. So, I would say na in choosing a car, depende na lang talaga kung ano yung features na importante sa inyo.
And also, yung pag-choose naman ng car, depende rin kung ano yung itsura na gusto mo. Kasi yung looks kasi, subjective yan eh. Minsan, maganda sa iyo, pangit naman sa iba. So, depende na rin kung ano yung choice mo. At the end of the day, it's your car. Ikaw naman mag-maintain yan. So, ngayon, with the technology, almost the same na lang yan. Depending on how you maintain it and how you use it, that will give you more value for your money. Alright, I hope I have given you my insights about this vehicle. So if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!